Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Frace Marteja, an expert programmer. Yung pag-usapan natin sa video nito is how to create your own website using Umbraco CMS. Bali ito yung magiging itsura ng output natin. Wala tayong gagawing customization kaya wala tayong code na gagawin. Puro lang to installation tapos configuration tapos meron na kayong website. Pero after ng demo, kung gusto niyo i-customize, dapat may background kayo sa Razor View Engine. Kasi yan yung ginagamit dito para sa user interface. Siyempre, pag marunong ka mag-Razor, marunong ka rin mag-HTML, CSS tapos JavaScript. So, start na tayo guys! So, punta muna tayo guys sa website ng Umbraco para kunin natin dun yung code para mag-install ng template sa Visual Studio natin. Ilalagay ko din naman sa video description yung URL na to. So, kopyahin na natin to. Then, open na natin yung Visual Studio natin. Tapos, select lang natin yung continue without code. Next is pumunta lang tayo sa tools, command line, tapos developer command prompt. Tapos, i-paste na natin dito yung kinopya nating code galing sa Umbraco na website. Tapos, press enter lang para install na niya yung Umbraco templates natin sa Visual Studio. Gagawin mo lang pala guys yung step na to pag first time mo palang gumawa ng Umbraco CMS na project sa Visual Studio mo. Kasi, nag-install lang tayo ng template. Sa susunod is create project ka na agad. Ngayon na may Umbraco CMS template na tayo sa Visual Studio is pwede na tayo mag-create ng project. So, file new project lang. Tapos dito sa search for templates, type nyo lang yung Umbraco. Tapos, select nyo lang yung Umbraco Web Application. Tapos, click Next. Tapos, yung project name na. Dito, lagay ko na lang na Phrase Website. Tapos, click Next na button. Dito ay mga optionals lang naman yung mga fields na to. Kaya, pwede natin i-click agad yung Create na button. Tapos, mag-install na yan. Ayan, created na yung project natin. So, close lang natin to. Tapos, build natin yung project para install niya yung mga packages natin. Medyo matagal yung first build niyan kasi in-install pa niya yung mga dependencies natin na packages. Ayan, build succeeded na kaya pwede na natin i-run yung project natin. Pag may lumabas na ganito, i-click nyo lang yung yes na button. Tapos yes ulit, tapos mag-run na yan sa browser natin. Bali, i-check nito yung CMS natin kung may configuration na ba. Pag wala pa is may lalabas na installation page. Bali, ito yung last setup natin. Ito yung initial user. Kumbaga yung administrator. Kaya pwede nyo ilagay yung name ng admin tapos yung email address niya. Kahit ano yan, tapos yung password din. Tapos later, pwede ka nang magdagdag ng mga additional na mga administrators. Tapos click lang ng customize na button. Tapos dito sa database type, select mo lang yung Microsoft SQL Server. Tapos sa server na field, type mo lang yung localhost. Next is yung database name naman. Dito, lalagay ko is Phrase WebDB. Kaya make sure din na may naka-install na SQL Server sa computer nyo. Tapos i-create nyo muna sa SQL Server nyo yung database bago nyo ilagay sa CMS na settings. Kaya kung makita nyo dito, di ba may Phrase WebDB na database, kaya yun yung nilagay ko dito sa Umbraco settings natin. Next naman is i-click nyo lang yung Use Integrated Authentication para sa SQL Server natin. Tapos click ng Continue na button. So, i-validate niya yung connection string mo tapos i-install din niya yung mga tables or mga objects sa database mo para gumana yung CMS website mo. Ayan, tapos na yung mga installation natin kaya may website ka na tapos may CMS din siya. Ito yung CMS na part, kumbaga ito yung ginagamit ng mga administrator o kaya mga moderator o kahit sinong nagmamanage ng mga content nyo sa website. Kung makikita nyo dito sa URL natin, mayroon siyang segment na Umbraco. Ibig sabihin, nasa CMS or admin page tayo. Yung URL naman na walang segment is yun yung homepage ng website mo mismo. So dito sa admin natin, i-click nyo lang yung start tour para malaman nyo kung ano yung mga parts ng admin page natin. Check naman natin yung purpose ng bawat page. Dito sa content na page natin o section, dito nakalagay yung mga pages natin na makikita dun sa website mismo. Like yung homepage, about, contact us, at iba pa. Dito, naka-recycle bin pa lang kasi wala pa tayong page na ginagawa. Bali, yung content manager nyo o yung mga tagagawa ng articles yung gumagamit ng page na to. Bali, finifill upan lang nila yung forms based sa document type na gawa naman ng developer. Once i-publish na ng content manager nyo yung gawa niyang content, saka naman yun magdi-display sa website mismo. Punta naman tayo sa settings na page para makita nyo lang kung ano yung document type. Bali, yung document type is yung structure ng form na pag-fill upan ni content manager.
Kumbaga sa database, yung document type is yung table. Tapos sa content naman, dun naman nag-fill up o naglalagay ng mga records. Tapos yung mga records na yun na na-publish is yun naman yung makikita sa website. Tapos yung document type is mayroong view gamit yung reserve view engine. Pero pwede ka naman gumawa ng document type na walang view. Tapos pwede mo itong i-include sa ibang document type, parang i-inherit mo yung mga properties niya papunta sa ibang document type. Tapos meron din tayong media types para sa mga klase ng files na pwede mong embed sa mga pages mo. Tapos yung member types naman para sa mga user access ng mga visitor mo. Usually naman yung mga website is naka-public eh, kaya hindi mo kailangan ng member types. Pero minsan may mga website na nag-a-allow ng login para maka-access sa mga specific page na naka-private. Next naman is yung data types. Bali ito yung mga data type na ginagamit ng document type. Instead na integer or invertier na data types, yung data type sa CMS is yung klase ng control mismo na gagamitin mo sa bawat property ng document type mo. For example, dito sa member natin, di ba, mayroon siyang properties, tapos yung bawat property is may data type. Gaya ng comments, di ba naka-text area siya, tapos yung field password naman is naka-label. Yun lang muna yung kailangan nyo maintindihan sa settings na section for now, kasi hindi pa naman tayo magkukustomize eh. Yung ibang settings is pag-usapan na lang natin yan pag mag-customize na tayo ng website. So dito naman tayo sa templating. Dito sa templates na folder is dito nakalagay yung mga reserve views natin na ginagamit ng document type. Tapos yung folder naman na isa is para naman sa mga partial views na reserve. Pwede kayong mag-code ng reserve nyo dito mismo sa CMS na page. O kaya naman dito sa Visual Studio, nasa inyo na yon kung ano yung mas komportable sa inyo. Kasi lahat ng view na gagawin mo sa CMS is automatic ma-add din dito sa views natin na folder sa Visual Studio. Yung macro naman is pag-usapan na natin yan pag mag-customize tayo. Next naman is yung style sheets tapos scripts na folder. Dito nyo nilalagay yung mga customize nyo na CSS tapos JavaScript. Yan lang muna guys yung mga importante nyong malaman sa CMS. Yung ibang tabs dito is pag-usapan na lang natin yan sa customization na. Dito guys sa media na page is dito mo lang makikita yung mga videos, audios or kaya mga PDF files mo. Tapos dito naman sa users na page is dito mo makita yung mga CMS admins. Diba yan yung initial admin na ginawa natin kanina nung mag-setup tayo. Sa members naman na page, dito mo lang makikita yung mga members tapos member groups. Tapos sa forms naman is ito naman yung dynamic na forms na pwede mong gamitin sa website. Last naman is translation pag naka-multilingual yung website nyo. Punta naman tayo guys sa packages. Dito is pwede kayong mag-install ng mga plugins o kaya naman mga utilities na gagamitin nyo sa website. Dito sa demo natin is gagamitin natin yung starter kit na plugin. Kaya search lang natin to. Tapos dito sa result is i-click lang natin yung the starter kit para makita natin yung code na gagamitin natin para ma-install yung plugin. Bali dito sa install instruction na section is meron siyang code kaya kopyahin lang natin to. Tapos balik tayo sa Visual Studio. Tapos open lang ulit natin yung developer command prompt. Pag nag-i-install pala kayo guys ng plugins, make sure yung path na nandito is yung path kung saan nakalagay yung project natin mismo na website. Based sa folder path natin, need pa natin pumasok sa phrase website pa na folder. Kaya mag-change directory lang tayo sa phrase website pa na folder. Tapos press enter lang. Yan, nasa project na tayo mismo na path kaya pwede natin install yung plugin. Kaya paste lang natin yung code na kinopya natin kanina tapos press enter. Ayan, installed na kaya stop muna natin yung project tapos run natin ulit. So ito na nga guys yung website natin, di ba? Isang code lang, andito na agad lahat ng mga initial pages ng isang website dahil yan sa starter kit natin na plugin. Bali ngayon is nasa homepage tayo. Punta naman tayo sa products na page. Tapos people page. About us. Blog. Tapos yung contact page. Diba ito naman yung mga normal na mga pages sa isang simpleng website. So pumunta naman tayo sa CMS o admin page natin para makita lang natin kung ano yung ginawang mga contents ni starter kit tapos yung mga document types. Bali dito sa content is nag-generate siya ng home tapos may mga sub-contents na products, people, about us, blog tapos contact. Click muna natin yung products para makita natin yung mga items niya. Diba yan yung nakita natin sa website kanina? Diba nga sa content na page natin ginagawa yung mga records kaya pwede tayo dito mag-add ng new item, mag-delete o mag-update. Punta naman tayo sa people na content tapos try natin mag-add ng new item.
dito sa mga buttons natin, yung save dito, ibig sabihin yan is nakasave lang sa database pero hindi pa siya nakapublish o nakadisplay sa website. Pero pwede mo namang i-publish sa susunod. Yung next button naman is yung save and publish, automatic after niya ma-save sa database is available na din to sa website. So publish natin to para makita natin sa people na page ng website natin yung phrase martea na dinagdag ko. So dito sa website natin, punta lang tayo sa people na page, tapos punta tayo sa bottom. Kung makita nyo, nandiyan na yung phrase si Marteha. Kaso wala siyang image kasi wala naman tayong in-upload eh. So balik na tayo sa admin. Tapos punta naman tayo sa media. Makita nyo, andito yung mga images na kasama sa website. Di ba ito yung nasa homepage? Tapos andiyan din yung mga images natin para sa people. Tapos yung mga images din ng products natin. So punta naman tayo sa settings para tingnan natin yung mga na-generate na document types ni Starter Kit. So ito na nga yung mga document types natin. Bali, ito yung nagsiserve na form na gagamitin ni content manager pag nagkikreate sila ng content o item. Actually, pag mag-customize ka tapos kailangan mo ng mga bagong document type, pwede mong basehan o gawing reference yung existing na mga document type dito. Tapos delete mo na lang yung mga document type na hindi mo kailangan. Ganun din sa mga contents natin, yung mga pages na hindi mo naman kailangan sa customize page mo, i-delete mo lang yun. So punta naman tayo guys sa mga reserve views natin dito sa templates na folder. Diba naka-reserve view lang yung code niya, tapos pwede kayong mag-edit dito kung gusto nyong baguhin. Yung master naman na file dito is iyan yung ginamit niya as layout para sa ibang reserve views. Kaya kung di nyo type yung layout ng starter kit is baguhin nyo lang dito. So yun lang guys yung mga views natin, tapos yung partial views. Mayroon din siyang generate na CSS para sa UI ng website natin. Tapos dito is meron din siyang script na generated. Pwede nyo rin baguhin to o kaya magdagdag kayo ng mga bagong CSS or JavaScript files. Tapos kung hindi kayo komportabling mag-update o mag-add ng code sa browser, pwede kayo dito sa Visual Studio kasi andito din naman yung mga views na yun, tapos yung mga scripts. So dito na guys natatapos yung topic natin para sa video na to. Kung may questions kayo, ilagay nyo lang sa comments kasi magre-reply naman ako sa inyo eh. Kita-kits na lang din tayo sa mga susunod yung mga tutorial videos, how-to videos, tapos vlog videos. Again, my name is Phrase Marteha, an expert programmer na nag-iwan ng katagaan. Ang buhay ng programmer ay coding-coding lang!